What's up mga Kamaylo? Andito po tayo ngayon sa isang village sa Antipolo City para magsundo ng isang agresibong golden retriever. At yung isa naman, Papi pa, ipapatrain dito ni Ma'am. So, interviewin natin si Ma'am mga Kamaylo at yung mga nakagat. Ito po si Ma'am Rodora, ang nagmamayari sa dog niya. Si, ano pong name nun Ma'am? Shrek. Shrek. Ayan. Ma'am, kwento niyo nga po yung naging problema nitong asong ito. Before naman, mabait naman siya talaga. Okay. So kahit sa bata, mabait din siya. Yun lang, nagulat kami nung binaba namin siya. Dahil sa roof deck po siya talaga nakagala-gala lang. Opo, tapos opo. Nung binaba namin siya dahil ayaw namin mabasa sa Bagyong Rolly. Opo. Nabukasan, para yakyat na siya dahil okay na, wala na si Bagyong Rolly. Pinagat yung driver ko. Yung driver niya. Sino po yung driver niya? Si Brian Marmito. Asan po yun, ma'am? Ah, eto pala si sir, ang kinagat. Ilan po ang kinagat? Ah, yung isa, parang inano niya lang. Parang, misnap? Snap. Inano niya lang. Yung baby, yung bata. Sir Brian, paano kayo kinagat, sir? Nung nilawakan ko po yung, ano niya, yung kadena niya, biglang sinakmal yung gamay ko. So duguan ka? Oo. Malalim yung kagat sa'yo. Malalim. Kailan nangyari yun, sir? Monday. Anong Monday lang? Monday. Bago lang. Noon po lang po. Oh, okay. Kaya talaga nag-decide na kayo na ipa-rehabilitate to, no? Kasi pakalala. Okay. Kasi yung mga pinabukas ng sud na araw, paglapit ko, kahit ngayon, pag nilabitan ko siya. Galit na galit siya. Pumunta siya dun sa tali niya. Oo. Yes, sir. Sa tali niya, tapos nagagalit na sa akin pag pumunta ko dun. So, sir, ano, takot ka? Natatakot ka ngayon sa kanya? Hindi naman. Hindi naman. Pero kayong hawakan ulit? Kung hindi galit. Okay. So antay mo muna siya, sir, na yung kumbaga maging kalmado. No? Tama yun. Okay yun. Mas okay yun, sir. Actually, talaga naman balak namin siya ipasok sa inyo. Opo. Kasi followers po kami ng... Ay, talaga. Thank you so much, mama. Opo. Wow! Lagi siya nanonood nun. Ito po, ma'am, yung trainer natin din. Co-trainer ko si Jester. Ayan po. Kamukha po ni ano ni Coco Martin. Tawagin niyo na lang po siyang Choco Martin. Yeah, alam pala. Okay. Singer po talaga 'yan po si Choco Martin. Noong 27 po dinanalo siya sa vet. Tapos tinanong ko, papakapun ko na po sana siya. Kaka-vaccine niya lang. So, apo. Intend daw namin 2 to 3 weeks. Mm-hmm. Eh, yan naman po yung nangyari. Complete vaccinated na naman po siya, no? Opo, complete po. Wala, may naka-booster siya, ma'am. Opo. Meron din talaga mga aso talagang inaamin namin sa kliyente namin na hirapan kami pabaitin. Kaya, gusto kong malaman ninyo na, yun nga, gagawin namin yung best namin para mapabait tong aso to. At the same time, kailangan pagkatapos ng rehabilitation, itutuloy nyo yung mga itinuturo natin, mga tinuro natin dito kay Chef. Kasi siya mas magpupukusan natin. Yung Papi, para sa akin, madali lang yan. Kasi Papi pa lang yan eh. Okay? Lalo na si Sir Brian, kasi siya yung, sa tingin ko, malakas. Kaya mukhang may time talaga dito. You know? Kaya ni Sir yan. Nagkataon lang na na-accidenting nakagat ka, Sir. No? So ako po si Tristan, ito po si Jester. Ang kapatid ko po yung may hawak ng camera. So, tingnan na natin yung dog. Tara. Sino ang hawak? Ako na lang. Hindi na, ako na. Sige, pwede. O sige, ikaw na. Ito mga Kamaylo, ito si Shek. Galit siya. Mga Kamaylo, birang-bira sa golden retriever na maging aggressive. Pero pag napabayaan nyo talaga sila, nagiging aggressive isang araw. Okay? Kailangan magpamuyo. Tapos ngayon lang talaga na tatatakot na kayo, no? Kayo na yun, natatakot na din kayo, Nay. Sige. Don't worry. Okay. Parehas tayo, ma'am. Takot tayo sa injection. Parehas. Gamit tayo ng malis. Pangalang. Relax lang. Tension lang ito.
Ay, ginagard niya to. Oh. Ayan na yung parang ang tali niya eh. Ginagard niya nung tali? Oo. Niya. Akala niya lagi kukun yung tali niya. May photograph siya. Ay, ano to guys? Resource guarding. So, unti-unti natin habang balik siya guys. Ganyan lang oh. Yan. Sinasabi ko guys, pag nilabas na natin itong asong to, mababawasan yung aggression nito kasi nandito yung teritoryo niya. Okay? Sabi nung yung yaya ng anak ko, opo. Kapag may nagustuhan daw po siyang bagay, eh, nagagalit siya pag kukunin. So, hindi nagawa, hinahayaan na lang siya. So, nagkaroon po siya talaga ng bad behavior. Na kahit anong magustuhan niya, kukunin niya. Ma'am, ano siya tawag dito? Happy dog siya, happy dog siya. Kasi ang, i-discuss ko lang sa inyo, kailangan lang dyan ma'am may routine kayo. Tapos, pagdating doon sa resource guarding, kailangan talaga natin i-correct. Kasi buo na yung energy ng aso nyo, hindi nabibigay yung ano, instinctual needs ng aso, which is yung exercise talaga, yung walking sa labas. Kailangan ma'am, may pa-walk natin palagi ito sa labas. Hindi po siya napapawalk
lalaki sa labas. Opo. Pero yung kulungan niya po sa taas, kung gusto niyo tignan, napakalaki po. Dito tayo ma'am, guarding dun sa kulungan niyo sa taas. Hindi pa rin po sapat yun. Kahit gaano kalaki yung kulungan nyo, kailangan po talaga na meron talaga kayong exercise. Kasi kadalasan sa mga dog owners, ang ginagawang exercise sa mga aso, lalo na pag busy sila, is pinapabayaan na lang. For example, ito, ganito kalaking lugar. Ganito ma'am, ito. Diyan yung papahaya. Walang matututunan yung aso doon. Kailangan talaga walking, katulad ng ginagawa natin. Ganyan. Sa ngayon, hinahayaan muna namin siya maghatak, hinahayaan muna namin siya mauna. Guys, nakita nyo, hinahayaan ko muna mauna, hinahayaan ko muna. Kasi gusto ko ma-release muna yung pent-up energy ng aso. Sobrang sick yan eh. Tsaka ma'am, ano, isa pa, huwag kayo magagalit na sobrang siguro kayo ng affection sa aso. Guys, pag mga kita niya yung behavior niya, oh, mas bukas na yung bibig niya, diba? Tapos kumakawag yung buntot niya ng mabagal. Ang gagawin natin discarte dito, ganyan lang muna, oh. So, mga kamailo, ano pa lang to, ah? Introduction pa lang dito kay Shrek na aso na ito. Ma'am, hindi nangangahulugan yung aso nyo, okay na ha? Ay, hindi po talaga. Oo, kailangan talaga dyan, rehabilitation yan. Porket okay na dito, hindi nangangahulugan, okay na rin sa loob. Icha-challenge, pag nakuha na namin yung buong tiwala ng aso nyo, nakikita nyo naman sa kanina, medyo ilang kami. Pag nakuha na namin buong tiwala namin dyan, tiwala niya rin, i-challenge na natin sa mga bagay, lalong-lalo na yung resource guarding na ginagawa niya. So mga kamailo, ito naman si Sky. Sky, kasama rin na iuwi namin sa aming tahanan sa Milo and Friends. So yun si Shrek, ito naman si Sky, papatrain din ni Mama. Cute! So guys, ano, ang pinaka-best advice ko sa inyo mga kamailo, puppy pa lang ipatrain nyo na. Kung wala kayong time at nahirapan kayo, puppy pa lang ipatrain nyo na. Sa mga ganong kasing age, guys, kay Shrek, wala naman discrimination, rehabilitation na po yun kasi may aggression na si Shrek. Ito, madali ito, kasi puppy pa. Okay,